Ivana, good morning. Ang Task Force Special Operations nga ng MMDA na ay nagkaroon lang ng konting adjustment sa oras ng clearing operations. Normally, Ivana, alas 6 ng umaga. Pero pag alas 6 kasi, medyo hindi natin talaga nakikita yung bilang ng mga vendors at mga illegally parked vehicles na nakakalat sa kalsada. Ngayon, Ivana, magfo-focus muna ang TFSO sa tulong na rin ng MPPB at lokal na pulis sa loob ng Maynila for the month of December. So susuyo rin natin ang lungsod ng Maynila dahil napakadami na rin ng mga complaints na natatanggap natin sa ating mga kababayan. As early as today, 7 a.m., 11 minutes pa lang, nakakalimang pribadong sasakyan na tayo na natow at medyo babala sa ating mga vendors dahil mamaya makikita rin natin, no, Ivan, na meron ng nilagay ang lokal na pamahalaan na demarcation line kung saan hindi po pwedeng lumagpas doon ang mga vendors. Nasa 1 meter bago sa gutter, hindi pwedeng lumagpas ang mga vendors. So Ivan, magpo-focus tayo sa mga illegal vendors at of course, balik-balik pa rin sa mga illegally parked vehicles. Good morning, Ivan. So sa ngayon, Celine, ano yung mga areas na ipo-focus natin if we can report that? It's okay, Ivan. Blumentritt, magpo-focus tayo dyan sa may Aurora. Meron din tayong pupuntahan, lalo na sa Divisoria, Quiapo. Yung mga areas na yun, Ivan, ano, natantad din ng mga vendors. Dahil makikita natin ngayong Kapaskuhan, talagang sinasakop nila yung kakalsadahan ng Maynila. So sa dami na rin ng complaints, Ivan, magpo-focus tayo dun sa mga nabanggit kong lugar. Sasama na rin natin, Ivan, yung ilang mabuhay lanes. Pero magpa-prioritize muna tayo dito sa lungsod ng Maynila. Celine, nabakit yung mabuhay lanes. May mga problema ba MMDA sa mabuhay lanes na may mga vendors lang nagtitinda ngayon dahil Pasko? May permit daw sa local government eh. Yung mabuhay lanes, sir, hindi naman ho tinatambayan o tinitindahan ng mga vendors natin. Meron kasi ganito, sir, no, Arnold, para ho mas maliwanag. Yung mabuhay lanes ho kasi, hindi yan buong stretch. For example, hindi ho buong stretch ng E. Rodriguez. Per corner po kasi ang basa sa ating mga mabuhay lanes. So, may mga areas po na hindi pasok sa mabuhay lanes, pero pasok po dun sa nasabing street. Kung bibigyan po sila ng permit ng lokal na pamahalaan, pwede po silang bigyan. For example, okay, sir, Maria Clara. Hindi ho yung buong stretch na yon. Pag turn right lang ho doon sa Maria Clara, yun lang ho yung sakop doon sa ating mabuhay lanes. Okay, maraming salamat. MMDA spokesperson Asec, Celine Pialago.